nakakausap natin ngayon tungkol dito si Social Welfare Spokesperson Irene Dublao. At pwede rin po kayong sumali sa ating talakayan. I-post ang inyong mga tanong at komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Director Dublao. Magandang hapon, Ma'am Ruth. Gayun din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Pag-usapan natin itong ikalawang bugso ng inyong social amelioration program. Dapat originally June 23 ang deadline, na move sa June 25. Ano po bang status nito at sino po ba ang makakatanggap o nakatanggap na? Yes, Ma'am Ruth, tama po kayo. Meron na po tayong mga beneficiaries na nakatanggap na po ng kanilang second tranche ng emergency subsidy. Nauna po tayong nagpahatid ng ayuda sa mga 4PIS beneficiaries na cash card holders sa mga identified ECQ areas po. Ito po yung mga areas na kinabibilangan ng National Capital Region. Ang Region 3 except po the Aurora Province, Region 4A, Benguet Province, Iloilo Province, Pangasinan Province, Cebu Province, Bacolod City, Davao City, Zamboanga City, at Albay Province. Ito po ay alinsunod sa ipinalabas na Executive Order 112 at memorandum po ni Executive Secretary noon naman po May 2. So ito po yung mga areas na kung saan ang mga nakatanggap noong first tranche ay makakatanggap din po ng kanilang second tranche. At gaya nga nang nabanggit ko, Ma'am Ruth, kanina, meron na po tayong 1.3 million Pantawid Pamilya beneficiaries with cash cards na nakatira po sa mga lugar na nabanggit ko na nakatanggap na po ng kanilang second tranche ng emergency subsidy. Kabilang po doon sa 8.5 million na mga beneficiaries na nakapaloob po o naninirahan doon sa identified ECQ areas. Meron din po tayong karagdagang 5 million additional families o yung tinatawag po nating waitlisted. At sila naman po ay makakatanggap ng ayuda for the first and the second tranche. Yung makakatanggap po ng doble ay yun naman pong mga 3.5 of the 5 million na nakatira po doon sa identified ECQ areas. So the other week, last week, Ma'am Ruth, nag-umpisa na po tayong magpahatid ng ayuda para sa mga waitlisted or additional beneficiaries. Dito naman po sa Cabayan Benguet, Baguio City, at Balawan, La Union. Ngayon naman po, kasalukuyang isinasagawa ang payout sa mga waitlisted beneficiaries dito naman po sa Pampanga. Director, linawin ko lang, yung unang yung binanggit na makakatanggap ng second tranche, ito yung mga families na nananatili pa rin doon sa community quarantine. Tama po ba yan? Tapos aside from yung mga waitlisted na parang hindi nabigyan ng unang bugso, yun po ba ang definition ng waitlisted? Tama po kayo, Ma'am Ruth. Yung pong nabanggit ko na mga areas, ito po yung ECQ areas pa rin siya as of May 1 and 2. Batay nga po doon sa pinalabas na Executive Order 112, a series of 2020, and a memorandum from the Executive Secretary dated May 2. So inuulit po natin yung pong mga ECQ areas as of May 1 and 2, yung pong mga nakatanggap ng first tranche, the SAP beneficiaries in those areas are still qualified to receive yung pong second tranche. Para naman po doon tinatawag nating waitlisted, ito po yung mga kwalipikadong mga pamilya na hindi po naipasama sa listahan ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Maaring sila po ay nag-apila o nagsumite po kanila ng kanilang mga reklamo o hinaing kung kaya sila ay naipasama dito sa listahan ng certified eligible families but are waitlisted. Okay. Pero kailangan dito sa second bugso, no? Kailangan pa ba silang gawin or may kailangan pa ba silang ipakitang requirements? Ano pong process dito? Ma'am Ruth, para po doon sa mga additional beneficiaries o yung tinatawag nating waitlisted, sinertipikahan po ng mga lokal na pamahalaan na sila ay kwalipikado base po doon sa umiira ng mga panuntunan. Pangalawa po, nag-undergo ito ng validation and deduplication process. Yung pong tinatawag natin deduplication process, in-name match po natin ito sa listahan ng mga beneficiaries na nakatanggap, gayon din po sa listahan ng mga government agencies na nagpatupad din po ng mga social amelioration programs. Ginagawa po natin ito hindi lamang po sa mga waitlisted, kundi gayon din po doon sa listahan ng mga SAP beneficiaries na nakatanggap ng first tranche para po matiyak natin na wala pong duplikasyon in the availment of emergency subsidy.
So, kapag sinipikahan na po ito ng local government unit, I mean, referring to the waitlisted, magsasagawa na po ang DSWD ng deduplication process. Sabi ni... Para na, okay, go ahead. Para naman po doon sa ating first tranche recipients, hinikayat po natin sila na magrehistro po doon sa Relief Agad application. Ito po ay isang mobile application kung saan in-scan po ng ating mga beneficiaries yung barcode na matatagpuan doon sa SAC form, yung Social Amelioration Card form na kanilang pinilapan. So, once na nakapag-register sila, meron po itong interface with digital platforms kung saan may option po yung debting beneficiary na piliin kung paano nila tatanggapin yung kanilang second tranche. Maari pong through manual payout, maari naman po through digital platforms such as GCash or PayMaya, maari naman po through bank, at maari naman po through remittance centers. So, option po ng beneficiary kung paano niya yung tatanggapin. And ito ay kanyang madedetermine or madedetermine using the Relief Agad application. So, after kanilang registration, they will just have to wait for the announcement from the department kung kailan nila ma-receive na yung kanilang ayuda doon sa napili nilang platform. Director, puntahan lang muna natin itong isang question ng netizen, si Yanni Tadeje. Sabi niya, kailan ang payout sa non-4 piece ng second tranche sa NCR? Okay. Para naman sa ating mga non-4 piece beneficiaries within the National Capital Region, mangyari lamang po ay hintayin natin yung abiso ng ating DSWD field office. Gayun din po from DSWD National Office para po ma-determine natin, no, para malaman natin kung kailan yung actual PL. Gaya nga po nang nabanggit ko kanina, Ma'am Ruth, dapat po nakapag-register yung ating mga beneficiaries dun sa Relief Agad application and nakapamili sila ng option on how and where to receive their aid para po matiyak natin at malaman kung paano nila ito tatanggapin. Okay, marami pa tayong pag-uusapan mamaya. Kasama pa rin si Social Welfare Spokesperson Irene Dumlao. At nakita ko may mga questions dito. Ibabato natin yan mamaya kay Director Dumlao. At pinag-uusapan natin ang ikalawang bugso ng cash aid ng gobyerno. Basahin muna natin, no, Director, yung mga tanong ng netizen. Si Julie Aleria, paano daw naman ang mga senior citizen na hindi ba kasali sa pamimigay ng SAP ngayong hindi na naka-fill up o nabigyan ng form ng DSWD? Well, Ma'am Ruth, para po sa ating mga kababayan na senior citizens, well, unang batid po ng DSWD yung po kanilang pangangailangan at gusto naman po na talaga ng DSWD na maipahatiran sila ng kaukulang tulong. Para po sa Social Integration Program, family po ang unit of assistance natin at hindi po per individual. Para naman po sa mga eligible beneficiaries but are not part of a family, meron naman po tayong social pension for indigent senior citizens. Ito naman po yung binibigay natin sa mga senior citizens na wala pong source of income, wala rin pong suporta mula sa kanilang immediate family members, at wala rin naman pong pension na tinatanggap mula sa SSS, GSIS, at iba po pong mga insurance companies, provided that they are 60 years old and above, frail and sickly, and that they are indigent. So, meron din naman po tayong pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan who are the frontline in service delivery. Sila po ang lokal na pamahalaan po ang nauunang magbigay ng kanila pong mga tulong sa kanila pong mga nasasakupan. At ang DSWD naman po ay nagbibigay ng resource augmentation sa ating mga lokal na pamahalaan para makapagbigay tayo ng hindi lamang mga family food packs and non-food items, but iba pong mga interventions base po dun sa pangangailangan ng ating mga constituents. Director, hinahanap ko rin dito pero may nadaanan akong question kanina for the solo parents naman. Paano yon? Gayun din po, Ma'am Ruth, no? Para sa ating social amelioration program, kung ang isang solo parent ay na-assess na wala rin naman pong source of income, kabilang po doon sa tinatawag nating informal sector, at na-assess po ng lokal na pamahalaan na talagang lubos na nangangailangan at pinaka-apektado ng crisis na ito, they should have been included in the SAP. Okay, si Merinol Bernardo Suazola, paano po malalaman na kasali ako sa waitlist? Naka-fill up naman po kami, pero wala pa rin po kaming natatanggap. Okay, para po sa mga beneficiaries ng waitlist, gaya ako nang nabanggit po, the certified list is submitted by the local government units.
At ang DSWD po ay magsasagawa na at kasalukuyang pong nagsasagawa ng deduplication process. Ito lamang po ay isang proseso para matiyak natin na kayo po ay hindi nakatanggap ng ibang SAP mula sa ibang ahensya ng pamahalaan. At once na certain po natin yan, kabilang po kayo doon sa tinatawag nating clean list, mangyayari ay hintayin lamang po yung aviso ng DSWD para po sa inyong distribution natin. Yung nabanggit nyo na yung validation, no? Sabi mahigit 20,000 yung nakita na duplicate beneficiaries. Ganyan po ba talaga kadami? So anong mangyayari po dyan? Talagang naimbestigahan na duplicate yan. Pero makakatanggap naman, baka may nagkamali lang or something, ganun po ba yon? Well, Ma'am Ruth, base po yung more than 22,000 dun sa ating initial na deduplication process. Ano po? Para po sa mga focus beneficiaries na nakita po natin na sila ay nagkaroon ng duplikasyon o nakatanggap ng doble, maaari po kasing sila ay nakatanggap ng emergency subsidy as top up to their Fortis grants. At isang family member naman po ay nakatanggap under the SBWS ng SSS or kabilang naman po doon sa TUPAD or CAMP ng doble. Ang mangyayari po ito, i-deduct po yung amount na natanggap nila ng doble sa mga succeeding cash grants po nila. Okay? Para naman po sa mga non-Fortis beneficiaries, of course, we will be issuing demand letters sa mga beneficiary na to, especially if they are no longer included in the eligible beneficiaries for the second tranche. Director, bahagya ko lang nakita kanina yung hearing, no? Kasi may hearing ngayon sa House about SAP, no? Parang may binanggit dyan si House Speaker Cayetano na pwede bang going house to house, tas may mga proposal siya on how to do it. Is that possible? Para daw mas, tingin niya mas mapapabilis yung ganong proseso? Tama po, Ma'am Ruth. Lalo ginagawa po natin yung house-to-house distribution of aid, lalo-lalo na po dun sa mga senior citizens and persons with disabilities because they are most vulnerable in this time of crisis. Mm-hmm. In fact nga po, ang ating mga field offices, ginagawa iyan doon sa ating mga senior citizens. Pag hindi po matapos yung June 25 deadline, ano po yan? I-extend pa ba? Lalo na kung manatili pa itong quarantine. Well, Ma'am Ruth, ito po yung mga sa kasulukuyan pinag-uusapan po ng departamento, gayon din po sa ating mga ibang mga partners, paano tayo magpo-proceed with the distribution of the aid if in case lamang po no na hindi natin ma-meet itong deadline. But what we would like to assure the public is that pinagsisikapan po ng DSWD na maipahatid itong second tranche ng aid sa lalong pinakamaayos at lalong pinakamabilis na pamamaraan. Kaya nga po ang DSWD ay nagpapasalamat sa ating mga partners, kagaya po ng ating mga legislators, mm-hmm. sa pagbibigay ng kanilang mga rekomendasyon para po mapagbuti natin ang pagpapatupad ng programa. Director, huli na lang, mabilis lang. Kung may tanong, saan sila pwedeng tumawag or mag-email, and then yung mensahe nyo na lang to the public na naghihintay pa po ng tulong. Thank you very much, Ma'am Ruth, for this opportunity. Gayun din po sa inyong programa sa CNN. Ang DSWD po ay maaari nyo pong contact sa aming Facebook account at DSWD Serves. Gayun din po sa Twitter. Maaari din po kaming tawagan sa 16545. At maaari din naman po nyo kaming i-email sa sapgrievances@dswd.gov.ph. Handa po ang DSWD, natugunan ang inyong mga reklamo, we welcome all your comments, your suggestions, and all your recommendations. Mag-usap po tayo. Magandang hapon. Maraming salamat, Social Welfare Spokesperson Irene Dumlao. At magbabalik pa po ang newsroom ngayon dito sa CNN Philippines.